What's up guys, this is Koro. Welcome to my channel. Mag-share ako ng opinions ko, experiences at iba pa na related sa crypto, NFT or Web3 projects. I'm a part of Marites Gaming Guild and Zen Talpakan Guild, mga community na tumutulong para ma-educate ang mga tao about crypto and investing. Hindi kami mga financial advisors at nandito lang kami para tumulong sa inyo. Mandatory pa din na you do your own diligence. So without further ado, let's dive right in. Hello guys, welcome back dito sa channel natin, Koro nga pala. So for today, ang video natin is all about Layer 0 transactions. So mag-add lang tayo ng mga transaction natin kay Layer 0. So unlike doon sa mga nauna kong video na pinagsasama-sama ko si Layer 0, ZKSync, Linea, Base, tapos iba pang ginagrind natin na airdrop. So ngayon gagawin ko, ano sila, magkakahiwalay, so separate. So yun nga dito, focus natin is si Layer 0. So umpisa natin dito kay Lifeform X Polyhedra. So ang gagawin natin, imimit natin siya sa lahat ng chains if possible. If wala kayong fund doon sa iba, okay lang naman. Pero as much as possible, sana kuha ninyo lahat. So apat yan, Polygon, Core, Base, and Mantle. So ito yun guys, as you can see, meron na ako sa Polygon and sa Mantle. And now, i-collect ko siya sa Core and sa Base. So yun guys, as you can see, natapos na natin doon sa apat. And ang gamit nga pala ditong network na pang-mint is Polygon. After nito, pwede tayo mag-proceed sa ating next step. So for our second step, dito tayo kay power.omnibase.xyz. Ang gagawin natin is mag-mint and bridge lang tayo. So kahit anong chain, bahala na kayo. Pwede namang marami, pero ako, isa lang ang gagawin kong transaction. So as you can see, nandito na tayo sa website nila. And mamili ka lang dyan ng chain, as you can see, may iba-iba dyan. Ako mag-mint ako sa Mantle. Tapos tatry ko siya i-bridge sa Zora if pwede. If bawal naman, mamili ako ng iba. So switch chain tayo to Mantle. And then mag-mint tayo dun sa Mantle mismo. And guys, after natin mag-mint, i-bridge na natin siya. And as you can see, sa Zora ko balak mag-bridge pero bawal siya ngayon. So pili tayo ng iba. For example, piliin natin si Arbitrum Nova. So bawal din. Try natin kay Avalanche. So yun kay Avalanche. And then may bridging cost siya, which is 2 MNT. So mura lang naman yan. And then bridge na natin siya. So as you can see, nakalagay dito is bridge transaction sent successfully. And nag-send na siya pero hindi pa siya tapos mag-process. Pero pwede na natin siyang iwanan and pwede na tayong mag-proceed sa ating next step. So for our next step, which is ito, mag-mint tayo ng KZK Bridge. Mimint natin itong The Origin, which is kailangan natin is yung BNB. Kasi sa BNB chain tayo mag-mint. And then i-bridge natin siya papuntang OP BNB. And then ang next step natin dito guys is mag-bridge din tayo or mag-mint tayo dito sa OP BNB and then bridge naman sa BNB. So kailangan nyo ng BNB sa BNB chain tsaka sa OP BNB. So proceed tayo dito sa The Origin. So ito guys, ito yung website ni ZK Bridge na The Origin na NFT. So click natin itong claim. So may babayaran ka lang na konting gas fee lang naman. And guys, after nyo mag-mint, i-bridge natin siya sa OP BNB. So click mo lang itong ZK Bridge NFT. And then yan, nakalagay dapat dito si sender is si BNB chain. Tapos papunta tayo sa, and as you can see nakalagay, ang sender natin is yung BNB chain natin. And then ito yung contract address. Wala ka na dito yung dapat ibahin. So click mo lang itong confirm, import. So next lang natin yan. So ang receiver natin dapat is si OP BNB. So click natin yung next. And then approve lang natin. So yun guys, completed na and then pwede tayo mag-proceed sa ating next step. So for our next step, ang mimint naman natin is si Nabox. Ganun din, sa BNB chain tayo mag-mimint tapos i-bridge natin siya papuntang OP BNB. So as you can see, ito yun, kiklaim lang din natin siya tapos mamaya i-bridge natin siya sa OP BNB. So same process lang siya, after nyo mag-mint, click mo itong ZK Bridge tapos i-bridge natin siya from BNB chain papuntang OP BNB. So select mo dito is OP BNB. So napin mo dyan. Ayan, OP BNB mainnet. Then click mo yung next. Approve mo yan. Tapos after mo approve, ita-transfer mo lang. So same lang sila, no? Process nung nauna nating ginawa. And guys, completed na. And then proceed tayo sa ating next step. So for our next step, halos same lang din. Tapos ang gagawin naman natin is baliktad. From OP BNB, which is dun tayo magmimint, i-bridge natin siya papuntang BNB chain. So pakita ko siya sa inyo. Ayan, as you can see, ito yung kanyang website. And then, ito yung claim. Pero nakalagay dito, network is OPBNB. So, switch ka lang dito sa MetaMask. Dapat guys, naka-add na sa inyo yung OPBNB. If wala pa, add nyo na lang siya ng manually, no?
Pero pwede naman siyang add gamit yung chainlist.org. So, hanapin nyo si OPBNB doon. So, yan. Claim na natin to. So, syempre, kailangan din ng BNB dito kapag nagtatransact ka, no? So, meron akong konting BNB kay OPBNB. And after natin mint, bridge lang natin. Then, ang receiver natin is si BNB Chain. So, dapat piliin nyo mabuti yung receiver nyo, ah. Kasi baka mamaya magkamali kayo. Hindi mo makuha yung Galaxy Quest, which is yung papakita ko sa inyo mamaya. And completed na. Then, punta tayo sa ating next step. So, for next step natin, ang gagawin naman natin is, imimint lang natin to, no? So, wala pa tayo ibang gagawin. So, hindi pa siya i-bridge or something, no? Imimint lang natin siya. So, as you can see, ito yun. Birth yung kailangan nating i-click. Tapos, nasa dapat nasa BNB Chain ka. So, parang yung kanina, which is ito, no, guys? Ito, life form. Ito naman sa Polygon. So, ito naman, guys, sa BNB Chain. So, click lang natin yung birth. So, for next step, guys, ito sana. Kiklaim sana natin to, which is yung birth lang naman. Pero, naka... close na ata or hindi ko mo siya ma-mint, no? So iwanan ko na lang siya and kapag try nyo lang siya balikan kasi hindi ko alam kung nag-end na siya eh. Ako kasi hindi ko pa rin siya nagagawa kasi na-delay ako ng paggawa nitong steps natin, no? So skip natin to and then proceed tayo dito kay Holograph. So as you can see, ito yung kay Holograph, no? So parang every week meron silang ibang mga NFT. So dapat i-mint nyo yan tapos i-bridge nyo. So guys, ako nag-mint na ako. I think Arbitrum ako nag-mint last time. So hindi ko na i-mint ngayon kasi na-mint ko na siya. And then papakita ko na lang sa inyo yung Brinage ko. So after nyo siya i-mint, so pili kayo dyan kung saan nyo siya i-mint. So ako, hindi ko suggest kay Ethereum kasi medyo mahal dyan, no? So kunyari kay Arbitrum, doon ka mag-mint. So dapat mag-switch ka ng network. And then after mag-mint, i-bridge mo siya, which is ito, NFT Bridge. Tapos, Bridge Explorer, dito mo makikita lahat ng Brinage mo. As yung kasi nandito yung akin, ito, No Place, Utopia. And Arbitrum, dito ako nag-mint Arbitrum. And then, nag-bridge ako papuntang Optimism. So after mo dyan guys, meron ka ng another transaction dyan kay Layer 0. And then, pwede ka na mag-proceed sa next step. So sa next step natin, dito tayo kay OmniArt. So gagawin natin mint and bridge lang din, parang kay Holograph. So guys, ito na yung website ni OmniArt. And then, ang gagawin nga natin, mag-mint tayo tapos mag-bridge. So kayo nang bahala dun sa chain. So akin ang chain ko is Linea papuntang Mantle. So click ko lang to mint ONFT. Then approve ko lang to. May konting gas fee lang ako mabayaran. And guys, after mo mag-mint, meron ka more earn na 100 coins. So, hindi ko pa alam kung para saan yan. So, after mo nga mag-mint, click mo lang itong Bridge ONFT. And then, may babayaran ka ulit na konting gas fee. After nyan guys, makikita mo dito, merong Layer 0 scanner links. So, pag-click mo yan, makikita mo yung transaction mo kay Layer 0. So, yan. Mapupunta ka dito sa kanilang website, no? Ni Layer 0. Pero yan, pending pa siya na hindi pa siya tapos. Pero, pwede mo siyang check dito. Punta ka dito sa history. So makikita mo yan, Linea to Mantle. So nandito rin naman yung ano mo, no, yung mga transactions mo if ever gusto mo siyang i-check. Tapos na tayo dito kay OmniArt. Next natin is dito kay Mint daw. So free mint to, gas fee lang babayaran mo. So pagpunta mo dito guys, may iba't ibang chain siya na pwede ka mag-mint. Pero nag-iba-iba siya kada araw ata. I think every week ata siya nag-iba, so hindi ako sure. So i-mint nyo lang siya kung saan siya available. And guys, as you can see, ito yung website ni Mint daw. And then may gagawin ka guys bago ako makapag-mint, no. So, fa-follow mo yung Twitter nila, tapos maglo-load yan, magpo-proceed dito sa second step, which is yung ilalike and retweet mo yung isang tweet nila, which is nakalink naman doon pag-click mo. Then, after nyan, pwede ka na mag-mint ng NFT. So, kasi yan, ang kanyang gastos is 0 USDC. So, pag-click mo tong free mint, may babayaran ka lang na gas fee, which is, ayan, no, estimated fee, 3.882 matic. So, nag-iiba-iba to, guys. So, hindi ko pala sure kung everyday siya nag-iiba. So, kanina kasi nakapag-mint ako sa BNB Chain nung nagtatry ako dito. And then, yun nga, ngayon, nasa Polygon naman siya. So, mag-mint ako. So, click natin itong free mint. So, may error siya, no, guys. So, hindi ko alam kung ba't siya may error. Pero, try lang natin refresh ulit. So, yan, pag ayaw, guys, i-refresh nyo lang. Tapos, ayan, may babayaran kang gas fee. Yan guys, nakalagay, mint initiated successfully. And then after nyan, pwede ka na mag-proceed sa next step natin. So sa next step natin guys, gagamit tayo nitong adaptgate.io. And then gagamitin natin yung feature nila which is ONFT Hyperbridge. Mag-mint tayo sa Mantle Network and then bi-bridge natin siya papunta sa Phantom, Metis, and Linea. So dahil tatlong network to, tatlong NFT rin yung imimint natin. So pakita ko siya sa inyo. And guys, as you can see, nandito tayo sa website ni dapgate.io. And then, click nyo lang itong ONFT Hyperbridge. And then, ako nga gagamitin ko is Mantle.
So pwede nyo itong ibahin guys, kayo naman talagang bahala dito. Pero as much as possible, i-explore nyo si Layer 0. Kunyari, ito yung destination chain natin guys. Tapos, I mean ito pala yung from chain or source chain natin. Tapos sa baba, mga destination chains. So kasi ginagawa natin, binibilang natin as much as possible lahat to na transact natin destination chain. So ibig sabihin, hindi porket nag-mint ka sa BNB chain is nakapagka-transact ka na ng destination chain papuntang BNB. So nag-guess nyo guys, hiwalay siya. Source chain tsaka destination chain. So dapat as much as possible na transact nyo yung karamihan sa mga networks. So ako guys, mag-mint ako kay Mantle. So ibahin ko to sa taas. Gawin natin yung Mantle. So hanapin ko lang si Mantle. And as you can see, pag kay Mantle, medyo mas limited yung pwede kang mag-bridge, no? So pipiliin ko nga dito is si Metis, Phantom, tsaka si Linea. So i-uncheck ko yung iba kasi hindi ko siya kailangan or hindi ko siya itatransact. So matitira lang itong tatlo. And nakalagay dyan, no? You have selected 3 destination chains. So ibig sabihin, tatlong NFT rin yung imimit mo. So may nakalagay naman dito yung estimated gas fee, which is ito nga 3.9 MNT. Tapos may gas fee pa. So click natin yung mint. So may balance ako guys na 1. So di ko matandaan kung ba't may balance ako 1. Ibig sabihin nito may NFT ako na isa. Not sure kung kay Mantle din yan. So click natin itong mint 3. So check natin kung magkano yung babayaran. Ayan, as you can see 3.9 MNT tokens lang naman. And guys, mabilis lang siya, no? Batch mint yung nakalagay dito sa transaction natin. And as you can see, nadagdagan yung balance ko. Nadagdagan ng 3. Kanina meron siyang isa. So bridge natin to, click natin yung bridge. And then dapat mabibridge siya dito sa 3 nakaselect. So may babayaran ka ulit na gas fee, which is ito nga, 7. So yung gas fee babayaran mo, nakadepende yun kung ilan yung bibridge mo and imimint mo. So pwede naman isa lang kung limited lang yung budget nyo. And kung madami kayong budget, pwede naman lahat din yan. And bridge successful, and then pwede tayo mag-proceed sa next step natin. So for next step guys, dito tayo kay snapshot.org. stg.eth. So, gagawin lang natin dito is mag-vote tayo. So, nakikita namin kasi sa Twitter na dapat daw siniseryoso itong pag-vote. So, as much as possible, kapag kami lumalabas na proposal, mag-vote kayo agad. So, if hindi kayo pwede mag-vote, dapat meron kayo naka-stake na STG dun kay Stargate Finance, no? So, ginawa ko yun matagal na, meron akong video about dun. So, hanapin nyo na lang siya. I think, na kay ano siya, no? About kay Layer 0 din na video. Nag-ano ko dun, nag-stake ako ng STG. So, after mag-stake ng STG, sa mga susunod ka pa na proposal makaka-vote kasi hindi ka kaagad magkakaroon ng voting power. So, parang dapat mag-stay muna yung stake na STG mo dun ng medyo matagal-tagal. And as you can see, ito yung website ni snapshot.org na kay STG daw or Stargate daw. So, ito yung active. So, pag-click mo yan guys, pwede kang mag-vote. So, ako nag-vote na ako dyan, yes. So, hindi na ako pwede ulit mag-vote. Ayan. So, after nyan, pwede ka na mag-proceed sa next step natin, which is yung mga Galaxy Quest. And as you can see, ito yung last step natin for Layer 0 transaction ngayong week, no? Ayan, 3 yan guys. I mean, 4. So, napansin nyo itong mga ginawa natin dito sa taas. Lifeform, tapos ito I think si Origin ata to guys. Tapos si Nabox, and then si Burger Cities. So, pakita ko sa inyo isa-isa yung mga Galaxy Quest na yan. And as you can see, ito yung first Galaxy natin, which is kay Lifeform. So, kanina kasi ito, nagawa na natin siya, no? So, pakita ko sa inyo, ayan. Birth your avatar on Polygon and collect on any one of the avatars on Mantle Base or Core DAO. So, ako, claim ko sa lahat. So, nag-green na siya. Then, after nyan, gagawin na lang natin is follow tong Twitter. Ayan, tapos mag-retweet ka. And after nyan, pwede mong claim tong points. So, dito sa next natin, so halos same lang siya, no? Nagawa natin to kanina. And BNB Chains Twitter. I mean, di pala ito yung nagawa natin kanina. So, ito kasi nakafollow na ako dyan matagal na. So, ito yung ginawa natin kanina. Nag-ano tayo, mint and transfer ng origin from BSC papuntang OPBNB. So, bakit hindi pa siya nag-check? So, kasi ito manual to ina-update. As you can see, last update niya is 09/28. So, 2023. I think UTC yung time niyan. Then, ang date natin ngayon is 09/30. So, hindi pa siya nag-update and then babalikan nyo siya kapag nag-update na siya. Tsaka nyo siya pwedeng i-click and then magigreen na yan. O kaya refresh nyo lang, magigreen na siya once na-update na nila tong mga gumawa nito. So, same as with dun sa sunod na dalawa, no? Ito kay Nabox. So, manual din nila ito ina-update. So, hintay mo lang guys or balik-balikan nyo na lang. Yung the rest naman kasi na step is madali lang. Ayan, Twitter lang, visit, retweet, tapos follow. And then after nyo dyan guys, ayun na, kompleto na yung transaction nyo for this week dito kay Layer 0. And then magabang na lang kayo sa mga susunod natin na gagawin transaction, no?
If ever gusto nyo, sumali kayo sa Telegram namin kasi minsan may mga transaction dun for Layer 0 na hindi namin nasasama dito. Kasi minsan ginagawa na namin siya agad kasi minsan nag-e-end agad yung minting or bridging ng mga event na yon. So if ever may tanong kayo and suggestions, mag-comment lang kayo sa comment section natin. And pwede rin kayo mag-message sa akin via TikTok and Facebook. And guys, paalala ko lang, balik-balikan nyo itong Galax na to para matapos nyo siya. Kasi medyo mahalaga to eh. Itong pagkiklaim nito mga points na to. So yun lang guys, and good luck sa airdrop hunting.